Hello, Kamato Class! Welcome back sa isa na namang pag-aaral ng aralin sa mathematics. This time, we will be working with a related topic and learning test 1 of week 8 in grade 7 mathematics. Our topic is solving linear equations and inequalities in one variable. Specifically, magko-concentrate tayo sa week 8, yung mga related topics sa week 8, learning task 1. So, let's start. So, what are we going to do with the learning task 1 is to find the value of x that will make the equation or inequality true. So, let's start with the first one. 3x is equal to 12. So, in this case, mapapansin nyo, ang ating variable x ay may kalapit na numerical coefficient, hindi 1. So, if that is the case, maybe, so if a variable like x has a numerical coefficient na hindi 1, so what are we going to do is to multiply both sides by the reciprocal of the numerical coefficient. So, ano ang numerical coefficient? 3. So, ang reciprocal niya ay 1/3. Therefore, sa 1/3 natin, i-multiply both sides. It will be like this. Okay, again, kung 3 ito ang reciprocal niya, 1 over 3. So, i-multiply natin both sides of the equation. At mapapansin natin na pwede na nga natin ngayon itong i-cancel out. Okay, so magiging 1x na lang yan, which is x na. Tapos, yung 12, ito times 1, which is 12. Then, 12 divide 3. So, therefore, our answer is equal to 4. So, pwede rin naman natin gamitin yung another process. We can also apply divide both sides of the equation by the numerical coefficient. Like this. So, dito na lang tayo ha. Okay, so kinopya ko lang uli. So, pwede natin gamitin itong process na to. Divide both sides of the equation by the numerical coefficient. Ang numerical coefficient natin ay 3. Ayan. Ayan, 3 na yan. Ayan din yun. Ano? So, kung ano yun, i-divide natin both sides of the equation sa left side at sa right side. At mapapansin natin, pwede na itong makancel. So, ang magiging value ng x ay 12 divide 3. Heto na rin yun. So, pwede nyong gamitin itong multiply both sides or divide both sides. In that case, in-apply natin ang multiplication property of equality. Kasi ito, pag minultiply mo, ito na yung mangyayari. 1 over 3 divide 3x, ito yan, 3x over 3. Ito naman, 12 times 1, 12 over 3 na yan. Ito, yung over 3. So, ayan yon. So, again, ang in-apply natin ay multiplication property of equality. So, ito ang value ng x. Let's have the second one. 4x plus 2 is equal to 18. So, in this case naman, kapag may mga ganitong cases naman tayo, again, may numerical coefficient pa rin ang variable na x, pero mayroon pa tayong second term. So, kapag ganito, so, ang gagawin natin is we are going to apply addition property of equality. Ano? Again, we are going to apply addition property of equality because there is constant added here. So, kukunin natin yung opposite sign nito, which is negative 2. So, kaya both side, lalagyan natin na negative 2. 4x plus 2, kinopya. Opposite sign, minus 2, equals, kinopya yung 18. So, kung anong minus mo dito or kung ano nilagay mo dito, hindi nang ilalagay mo sa kabilang side. Then, we are going to simplify this. So, ito 2 minus 2, wala na to. Kaya, ang natira na lang ay 4x. Dito naman, 18 minus 2 is 16. Okay? So, pagkatapos nun, we are going to follow the same rule here. Okay? So, same rule tayo dito. Ayan, nilagyan na natin ang parenthesis. So, dahil may numerical coefficient ng x, gamitin natin ang multiplication property of equality or you can also apply this one, yung divide both sides. Okay? So, ang mangyayari, this will be cancelled out na. So, x na lang yan. 16.
times 1 is 16. Then 16 divide 4, that will be 4. Therefore, x is equal to 4. Okay, so that's all about the second example. Third tayo. So x divide 5 is equal to 3, or x over 5 is equal to 3. So kapag ganito naman yung kaso, kung mapapansin nyo, mayroon naman tayong fraction na given. So kapag may fraction tayong given, so ang gagawin natin ay i-multiply both side of the equation by the denominator, especially kapag dalawa yung fraction, by the LCD of all the denominators. Since isa lang naman to, so doon na lang natin i-multiply both side of the equation. Sa denominator, ang denominator natin ay 5, so we're about to multiply both sides. So makakancel out na to. So x na lang ang matitira dito sa side na to. Dito naman 3 times 5, that will be 15. Therefore, the value of x that will make that equation true is 15. Okay na tayo? Okay, so let's have the next one. The fourth example. So 2 times the quantity x minus 5 is equal to 0. So this time, dahil mayroon tayong parenthesis here, so ibig sabihin, mayroon tayong process of multiplication. Ang gagamitin naman natin ay distributive property of multiplication. Then after that, kukombine natin ng similar term kung mayroon. Pero in this case, i-distribute na natin 2 times x and 2 times negative 5. So again, 2 times x and 2 times negative 5. Ang sagot natin ay 2x minus 10. 2 times x is 2x. 2 times negative 5 is negative 10 equals 0. So, kung anong ginamit natin kanina dito, kung anong ginawa pala natin dito, so, kinuha yung opposite sign, kukunin natin ang opposite sign, both side, lalagyan natin. Lalagyan dito sa left side, lalagyan din sa right side. Ang opposite sign ng negative 10 ay positive 10. So, we have 2x minus 10, kinopya natin ito, opposite sign, kaya nagkaroon dito ng plus 10, equals 0 plus 10. Then, combining similar term, ito mawawala na to kasi 0 na to. 2x na lang natira dito. 0 plus 10 is 10. Therefore, 2x is equal to 10. Wala yung parenthesis at the start. Nilalagyan ko na lang kasi nga a-apply natin ang multiplication property of equality kasi mayroon tayong numerical coefficient na 2. So, open na reciprocal. So, 1 na both side. So, maka-cancel out uli natin ito. So, x na lang ang matitira kasi 1 lang naman yung kalapit. 10 times 1 is 10, then 10 divide 2, that will be 5. Therefore, x is equal to 5. Therefore, ito ngayon yung value ng x that will make this equation true. Let's have the next one. Okay, the fifth one, 5 plus x is equal to 3x minus 2. So, in that case naman, mayroon tayong isosolve sa kabilang side. Sa left side, meron tayo sa right side. Isa-isay natin, pwede sanang sabay, pero baka mali to. Unahin mura natin yung constant term. So, yung constant term dito sa left side. So, opposite side, negative 5, lagyan natin both side. So, kaya 5, ito yon minus 5 opposite sign, plus x, kinopia 3. X minus 2, kinopia lang. Yung ginilagay mo dito, nilagay natin doon. Pag sinimplify dyan, ito wala na, x na lang to. 3x, ito naman minus 7. Again, kinopya to kasi wala na to. 5 minus 5, 0. 3x. Ito naman, negative 2 minus 5 is negative 7. Okay? So, ayan. Pwede na tayong, ito namang may variable na to, ang ilipat natin sa kabilang side. So, lalagyan din natin both side. So, ang opposite sign ay minus 3x. So, x minus 3x, 3x minus 3x. Ito yung opposite ng minus 7 para mawala na dito. Therefore, ang magiging sagot natin is x minus 3x is negative 2x. Kasi, at ito naman 3x minus 3x, wala na kayo negative 7. So, we are going to work on with multiplying both sides by negative 1/2. Reciprocal ng negative 2. So, negative 1/2. So, we have this. So, maka-cancel out na uli ito. So, x na lang yung natira. So, dito naman, pag times negative times negative, positive na yan. Kaya, x is equal to 7 over 2. Negative 7 times 1 half is 7 over
2. Okay, this time, let's have the sixth example. So, ang pang-anim nating example ay inequality naman. Kasi yung naunang limang example ay equation. So, but the process ay halos the same lang. Siyempre, property lang ng inequality yung gagamitin natin. So, let's have this one. Copy muna natin yung given. Kasi we are going to get the reciprocal of the numerical coefficient of x, which is 6. So, ibig sabihin ng reciprocal niya 1 over 6. So, multiply natin both side by 1 over 6. Para makancel out na tong 6 na to, makakancel out na rin itong 6 na to. Kasi nga, 1 times 6 over 6, that's 1. Kaya magiging x na lang. Hence, 6 times 1 is 6, divide 6, that will be 1. Therefore, x is greater than 1. And this is the solution of this given inequality. The solution of the inequality are all numbers that are greater than 1. So, sa sample na yan, ha? So, yun yung magiging sagot natin. Pero the solution of inequality can be written in different form. So, pwede siyang isulat ng iba't ibang paraan. Tulad nito, set notation. So, yung ganang pagkakasulat ng solution ay tinatawag na set notation. So, ang set notation na yan ay binabasa na set of all x such that x is greater than 1. Okay, the sets of all x such that x is greater than 1. So, another way yan kung paano isulat ang solution ng inequality. Pero pwede na rin naman itong x is greater than 1. Para lang magkaroon kayo ng idea, paano ba isulat ng iba't ibang paraan? Another way, gamit ang interval notation. So, ito naman yon. Gagamitin natin itong symbol na to. Ibig sabihin yan infinity. Ibig sabihin extended doon. So, tuloy-tuloy yan. So, from 1 to infinity. Pero kasama ba ang 1? So, dahil ang ginamit natin dito ay parenthesis, so, ibig sabihin hindi kasama yung 1. Yun lang, mga greater than 1. Ngayon, for example, may example kayo na kasama pala si 1 kasi greater than equal yung nakalagay. So, halimbawa, ang naging sagot nyo ay x is greater than equal sa 1. So, ang gagamitin natin na interval notation ay ito. Ibig sabihin yan, included ang 1. Nasusundan natin, ha? In this case kasi, ibig sabihin hindi included ang 1 kasi nga greater than 1. Pero kung kasali ang 1, ganito na yung symbol na gagamitin natin. Kung ganito yung naging sagot, greater than equal sa 1. Okay, another one. Gamit ang graphical method, syempre gagamitan natin ang number line. So, consider that this is our number line. Dahil hindi nga kasama si 1, kasi nga greater than 1. So, dito tayo magsisimula pa rin, pero dapat magkakaroon tayo dyan ng symbol na nagsasabi na hindi kasama yung 1. Tulad nito. Ibig sabihin, yung nilagay natin dito sa 1 ay hindi solid. So, dahil hindi solid, hindi siya included. So, ito lang nasa right side niya yung kasama. Okay, sana nagkaroon tayo ng idea kung paano isulat ang solution ng inequality. Let's have the seventh example. Okay, let's have another example. 2x minus 6 is less than 4. So, syempre, we are going to work on with this. So, titignan natin uli ang constant term, which is negative 6. Opposite sign, kinopya natin yung 2x minus 6. Opposite sign nun, we have positive 6 or plus 6. So, at the other side, dalagan din natin ang plus 6. So, ang magiging result, syempre, mawawala na to kasi negative 6 plus 6 is 0. So, 2x na lang. Ito naman, 4 plus 6, that will be 10. Then, i-multiply natin both side by the reciprocal of 2. Ang reciprocal ng 2, 1 half. So, i-multiply natin both side of the equation by 1 half. So, after that, so, ang ibig sabihin nito, makakancel out na to kasi ito yung magiging 2 over 2. 2 times 1 is 2 over 2. So, 1x na lang yan. So, wala na yan. So, ito naman, 10 times 1 is 10. Divide 2 is 5. Therefore, x is less than
5. So, yan yung sa inequality, nakuha na natin ang sagot. Gamit naman ng ibang paraan, set notation. So, sa set notation, pwede natin isulat ito ng set notation. Ito, the set of all x such that x is less than 5. So, yan yung sa set notation. So, meron din tayong tinatawag na interval notation. So, kung mapapansin natin, ang x ay less than 5. Ibig sabihin dahil less than, siya ay sa kaliwa ng 5, papuntang negative. Therefore, from negative infinity to 5. Pero pansinin natin na parenthesis ang ginamit natin dito. Kasi, ibig sabihin, yung 5 ay hindi kasama. So, clear yun ha? Yung 5 ay hindi kasama. Okay, so let's have the next one. So, from the graphical method, pwede rin natin gamitin ang graphical method. Gamit ang number line. Sabi natin kanina, x is less than 5. So, from 5, papunta tayo sa kaliwa. So, lagay natin. So, yan yung ating magiging symbol para manaman natin ang sagot. So, mapapansin natin sa tapat ng 5, hindi solid. Ibig sabihin, kaya hindi siya solid, siya ay hindi kasama. So, hindi siya part ng ating sagot. So, kaya papuntang kaliwa. So, we have that. From negative, o papuntang negative, infinity. Okay, sana nag-get. Let's have the 8th example. So, let's have this one. Copy muna natin. So, in this case, kapag fraction, usually minumultiply yan sa LCD, pero dahil isa naman, ang denominator, sa 5 na lang natin i-multiply both sides. So, pag minultiply na natin yan both sides, we have this, maka-cancel out na to. So, ang natira na lang dito ay 2x. Ito naman, pag tinimes natin 4 times 5, that is 20. Therefore, we have 2x is greater than 20. Dahil may numerical coefficient ng variable, so, imumultiply natin sa reciprocal. Ang reciprocal ay 1 half. So, multiply both sides by 1 half. Again, mawawala na to. Maka-cancel out na uli natin ito. So, the other hand, at the other side, 20 times 1 is 20 divided 2. That will be 10. Therefore, x is greater than 10. Okay, gamit uli ang set notation. Ito yung ating magiging sagot kapag ginamit natin ang set notation. So, with the set notation, we have the set of all x such that x is greater than 10. Okay, so with interval notation, so x is greater than 10. Dahil greater than 10, sa kanan naman siya ng 10. So papunta sa kanan. So yung mga nasa kanan ng 10, panay positive yan. Hence, we have from 10 to infinity. So clear tayo ha? Ibig sabihin extended yan. Without bound. So, yun yung ibig sabihin ng infinity, without bound. So, 10 to infinity. So, clear tayo dyan. Okay, let's have the next one. So, by the way, ang 10 hindi uli kasama, kaya parenthesis yung ginamit natin. And the last is the graphical method. So, gamit ang number line. So, from 10 tayo, kasi x is greater than 10. From 10, pupunta tayo sa kanan. Pero again, dahil greater than 10, hindi equal to 10, hindi greater than equal to 10, not solid yung gagamitin natin sa 10 para masabing hindi siya kasali uli. Papunta lang tayo sa kanang side. The next one is 4 times the quantity x plus 2 is less than 0. So, kapag ganito naman yung given, gagamitan natin ang distributive property of inequality. So, we have that. So, ibig sabihin yan, 4 times x and 4 times 2. Magiging sagot is 4x plus 8. 4 times x is 4x and 4 times 2 is 8. Less than 10. So, meron tayong constant term. So, yun ang gagamitin natin. Opposite sign ng constant term. We copy 4x plus 8. We have this. So, opposite sign, minus 8. Nilagay natin dito sa kaliwa. Sa kanan, lagyan din natin. Kaya matitira dito ay 4x sa kabila 0 minus 8 is negative 8. So, we have that. So, we have 4x is less than negative 8.
Okay, then we are going to multiply it again to the reciprocal of 4, which is 1/4. So, multiply natin both sides by 1/4. Again, mawawala na itong part na to. Kasi 1x na lang uli yan. So, negative 8 times 1 is negative 8. Divide 4 is negative 2. Therefore, x is less than negative 2. Gamit uli ang set notation. Ibig sabihin, the set of all x such that x is less than negative 2. Dahil less than, going to the left side tayo kapag tinignan na natin sa number line. Gamit ang interval notation dahil papunta tayong left from negative infinity to negative 2. Pero again, hindi kasama ang 2 kaya parenthesis uli yung ginamit natin. Gamit ang graphical method. We have this one. So, sa negative 2 tayo, ito yung gagamitin nating bound. So, from negative 2, dahil less than, papuntang kaliwa, papunta tayo dito. Not solid uli sa tapat ng negative 2 kasi hindi kasama ang 2. Okay? Let's have the last. 1 plus x is less than 3x minus 2. So, kung titignan natin yung given, may dalawang variable tayo. May variable tayo sa left at sa right. May constant term sa left at sa right. So, ibig sabihin, dito sa left natin, dito natin ilagay ang mga variables. So, ibig sabihin, kailangan natin itong maalis dito sa side na to, yung negative 3x, yung kanyang opposite sign. Ito naman, constant term, ililipat doon. Kailangan din natin ng negative 1. So, copy na lang natin yung pinaka-given. Tapos opposite sign nito, para ma-remove siya dito. Ito naman, dahil ililipat natin sa kabilang side, opposite sign niya, negative 3x. Less than, kinopia yung given. Kung anong in-add rito sa side na to, i-add rin natin sa kabilang side. So, alisin natin yung mga parentheses or the quantity 1 plus x, negative 1 times positive is negative. Negative times positive is negative. Same with the other side, 3x minus 5. Positive times negative is negative and positive times negative is negative. So, kung mapapansin natin, dito, magiging 0 na to. Same as ito at saka ito. Mawawala na. Okay, so ipaperform na natin ang operation. X minus 3x is negative 2x and negative 5 minus 1 is negative 6. So, we have negative 2x is less than negative 6. Okay, dahil ito ay negative tayo dito sa side na to, so i-change natin sa positive. Pwede namang i-divide natin agad yan sa negative 2 both side. Pero pag ginawa natin yon, mababago yung ito. Kukunin natin yung kabaligtaran nito, kaya magiging greater than. So, change natin ang sign. So, kaya naging greater than na to. So, at saka natin i-multiply sa reciprocal nito. So, we have that. So, mawawala na uli ito. X na lang ang matitira. Ito naman, 6 times 1 is 6 divided 2 is 3. Therefore, x is greater than 3. Set notation. So, we have this, that set of all x such that x is greater than 3. Ito kasi yan, greater than 3. Dahil greater than 3, papunta tayo sa kanan later on. Then, interval notation. So, dahil papuntang kanan, so we have from 3 to infinity. So, hindi uli kasama ang 3 kasi parenthesis yung ginamit natin. And the last, from graphical method, we have this one. Okay? So, sa graphical, from 3 tayo, dito tayo. Papuntang kanan kasi greater than 3. Siyempre, not solid sa 3 kasi hindi uli kasama. So, we have that. That's all, come out to class. God bless us.